Pumanaw ang veteran comedian na si Don Peypot, Ernesto Fajardo sa Tunay na Buhay, alas 8:35 ng gabi nitong Martes, January 18, 2022 siya ay 88 taong gulang. Ang anak ni Don Peypot na si Michael Fajardo ang nagkumpirma ng balita tungkol sa paglisan ng kanyang ama dahil sa pneumonia. Nagsimula ang acting career ni Don Peypot noong 1964, at mahigit sa 100 pelikula ang nagawa niya noong aktibo pa siya sa showbiz. Si Agimat, si Enteng Kabisote at si Ako, official entry sa Metro Manila Film Festival 2012, ang huling proyekto ni Don Peypot. Ang tribute na ibinigay sa kanya sa Sunday Pinasaya ng GMA 7 noong July 2018 ang huling pagkakataong napanood siya sa telebisyon. Ginawaran si Don Peypot ng Sunday Pinasaya ng Kauna-unahang Puso ng Saya Award dahil sa pagbibigay niya sa publiko ng aliw at inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawa. Noong June 2005, si Don Peypot ang tumanggap ng Lou Salvador Sr. Memorial Award sa 53rd FAMAS dahil sa mga kontribusyon niya sa industriya ng pelikulang Pilipino bilang komedyante. Ang kapwa komedyanteng si Epeng Daldal ang itinuturing na mentor at discoverer ni Don Peypot. Naging biktima ng fake news si Don Peypot noong February 2014 nang kumalat ang balitang namatay na siya dahil sa komplikasyon sa diabetes. Ayon sa anak niyang si Michael, isa sa mga hindi niya malilimutang pangaral ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito ay ang itapon ang mabuti at pulutin ang masama. Itapon ninyo ang mabuti at pulutin ninyo ang masama. Kaya ko sinabi na itapon ninyo ang mabuti para mapulot ng iba at sila ay maging mabuting tao. Pulutin ninyo ang masama, ibaon ninyo sa lupa at nang mawala ang masama, ang life lesson ni Don Peypot na mananatili sa alaala ni Michael at ng kanyang mga kapatid. Ayon kay Michael, ikikremate ang mga labi ng kanyang ama sa Karuhatan de Solano.